topic po natin tungkol sa friendship. Meron ako nakita dito eh. Ang pagkakaibigan, napakahalaga. Gusto natin magkaroon ng close friend, best friend, pero merong pagkakataon talaga, merong away. At merong 8 na senyales o pagkakataon, kailangan nang tapusin ang friendship. Okay, may time talaga kailangan umiwas o mag-cool off na. Diba? Minsan talaga hindi na maiiwasan eh. So, ano tong 8 signs na baka kailangan mo na tapusin muna or time out muna kayo sa friendship mo o baka kamag-anak mo, basta kakilala mo. Tingnan natin ha. 8 signs. Sabihin nyo kung tama o mali. O, ako naman kasi wala akong inaaway. Usually lahat kaibigan ko. Pero meron talagang mga tao na ibang klase. Okay, tingnan natin na number 1 out of 8. No respect. Wala nang respeto sa'yo. Okay? In short, parang bastusa na, di ba? O yung mga joke niya, hindi na nagbibiro. Di ba? Parang lagi ka nalang pinapatamaan, lagi kang, hindi mo alam, nagbibiro ba to, galit ba to. Pero pag wala kasing respect na sa'yo, binabaliwala ka na, dapat iisipin mo, bakit ganun ugali nung taong to? Mainit lang ba ulo niya? Or, ito ah, medyo malalim to ah. Or, baka meron siya talagang galit sa'yo na hindi mo alam. May taong ganun eh. Iinis ako sa kanya eh. Baka ang goal niya talaga, saktan ka. Baka natutuwa siya pag nasasaktan ka niya. Baka trolling behavior to. Tingnan niyo yung mga basher, yung mga troll, natutuwa sila pag nasasaktan ka. Pero itong mga taong to, mabait sila sa'yo sa harap. Mabait sila. Pero sa likod, alam mo parang sinasaksak ka. So, no respect, constant disrespect, pag-isipan mo maigi. Baka matindi galit sa'yo. Okay? So, pag ganyan, iiwas na tayo. Number 2, sobrang inggit sa'yo. Okay? Hidden jealousy. O, hindi naman nila sasabihin na iinggit sila sa'yo eh. Anong klase to? Let's say, meron kang gagawing isang project, haharangin ka niya. Meron kang gagawin na maganda, sisiraan ka sa amo. Susumbong sa teacher, ibablock ka niya. Kung meron kang accomplishment o award, parang binabaliwala niya yan. Diba? Tapos, yung gawain mo, ginagaya naman niya. O, mahilig ka niya. So, ibig sabihin, may inggit siya sa'yo. Pero hindi niya aaminin yan. So, mahirap yung ganyang tao. Okay, tinitingnan ka lang niya, kala lang, mabait lang siya sa harap mo, pero sa likod, tumantuwa siya kung malulubog ka, may mangyari sa'yo. Meron siyang mga tusok-tusok. yun lang ang word ko. Parang nag-uusap kayo, maayos, biglang may banat na pasimple. Alam mong malalim yung galit sa'yo. So, yan ha. Number 1, no respect. Number 2, sobrang jealous sa'yo base sa galaw niya. Ito, number 3. Ingat kayo dito sa number 3. Lalo na mamaya sa number 8. Number 3, ininsulto ka na. Okay? Anong klaseng insulto? Minsan, mainit ang ulo ng tao. Nakakasabi ng masama. Pero sa akin, ha? Online bashing. Nag-post siya sa Facebook. Siniraan ka na niya sa Facebook. Okay, sinabi niya, ikaw, nagnakaw ka nito o may ginawa kang ganyan, hindi mo naman ginagawa. Para sa akin, ha, basta nag-post na yung kaibigan mo publicly online against you, sa akin, ex na yun. Magtago ka na sa kanya. Iwas ka na talaga. Mas okay pa sa akin, ha, kung tinawagan ka niya, tapos nagalit siya sa'yo, sinabi niya, ay, masama loob ko sa'yo, okay lang yun sa akin eh. Kahit nasigawan ka minsan sa telepono, okay lang sa akin yun. Kahit chinat ka niya, nagchat siya na galit siya sa'yo, okay lang yun. Magchat siya, magsalita siya, labas niya sa manang loob, baka talaga may reason. Hindi kayo nang kakaintindihan, okay lang yun. Mapapatawad natin lahat yun. Pero, yung online bashing, walang patawad yun. Iba yung online bashing eh. Masama ang plano nun eh. Kasi, let's say, may negosyo ka. Okay, let's say may negosyo ka.
whatever, nagbebenta ka ng isang apple pie, tapos sisiraan ka niya itong negosyo to, hindi maganda, naglalagay ng bulok na produkto, may utang yan, may babae yan. Pag siniraan ka na niya, wala na yon. Talagang, ibig niya sabihin, ano yan eh, sorry ah, parang sunog bahay yan. Parang bahala ka na, maganda, malugi ka na, mawala ka na sa mundo. Sobrang inggit, sobrang galit tong tao sa'yo. Kaya iba yung online bashing, iba yung trolling sa akin. May video akong trolling. So pag trolling kasi, talagang gusto ko niya talagang masira. Pag sinira niya reputation mo, maayos pa ba? Wala na yun. Kaya yung mga posting online, ah, mahirap yun sa akin. Ako, kita mo ako, I never post anything online. So mag-ingat kayo, basta in-online nila, ibang usapan na yun. Pero pag sinigawan ka lang sa phone, okay lang yun. Total, kayo lang naman yun eh. Walang kaso yun. Matatanggap natin yun. Mapapatawad natin yun. Yan ha. Number 3, online bashing. Huwag nyo babaliwalain. Kasi yung mga trolling na yan, pag ikaw, kahit kaibigan mo yung troll, oo nga, ngayon, ang tinotroll nila, ibang tao. Ibang tao, tinitripan nila. Pero dahil sa ugali nila, one day, iikot yan. Ikaw rin mapagtripan yan sa ibang araw. Maniwala ka. Number 4, ito, mga user-friendly. Ito mga user-friendly, iwas kayo dito. Anong user-friendly? Manggagamit ng tao. Ang dami niyan. Makasarili, selfish, self-centered, use and abuse lang. Paano? Let's say sa gastusan, ikaw gagastos. Okay? Sa trabaho, laging ikaw magtatrabaho. Lagi kang lugi. Ako nagpapalugi naman ako lagi. Pero yung laging lalapit lang sa'yo kung may kailangan. Tapos pag hindi ka na kailangan, tatapon ka, parang basahan. Tapos next time, may ibang tao naman. May taong ganun talaga. Actually, yung mga taong yan, may topak yan eh. Parang feeling nila, parang ano sila eh. Mataas na tao. Kailangan pagsilbihan. Parang mga narcissist yun eh. Feeling nila, sikat ako eh. Ano kami? Social, sikat. O mataas na tao, manggagamit lang na iba. So, pag nakita mo user-friendly sa iba, iwas ka na, di ba? Huwag ka na gumante, hindi tayo gagante. Basta iwas lang. Number 5, away palagi. Laging kayong nagkikipag-away. Laging galit. For no reason, mainit ang ulo niya. Ngayon, yung mga ganitong tao, laging mainitin ang ulo, baka may mental health problem. Meron tayong kilala dyan, may anger issues. Mabait kung mabait, pero oras na uminit ang ulo, parang nalalasing sila eh. Nawawala sa sarili. Pag nagmura, tuloy-tuloy-tuloy. Pag umatake, tuloy-tuloy-tuloy. Full attack. Tapos magsosorry. Tapos aatake na naman. Tapos magsosorry. Ano yon? May diferensya yon sa ano? Anger management yon. Mag-ingat kayo sa ganun. Impulsive yon. Delikado yung ganung tao. Delikado. So, kung may anger issues, iwas tayo. Baka tayo papag-initan. Number 6 na dapat umiwas ka na, scamming. Di ba? Pag in-scam ka na sa pera, wala na yon, yun na yon, di ba? Depende siguro sa amount. Kung umutang lang sa'yo siguro, magkano bang amount? 1,000 or less? Siguro less than 1,000 pagbigyan mo na. Siguro hanggang 2,000, 5,000 pwede mo pagbigyan. Pero kung mga 25,000, 30,000, mas malaki pa, tapos scamming na sa pera, ibang usapan na yun. So yung mga nanloloko na, manipulative, scamming na, mga ano yan, mga wais na yan eh. So iwas na, hindi mo kailangan ng ganyang kaibigan. Number 7, out of 8, yung kaibigan na parang parasite, emotionally draining. Yung pagkasama mo, parang pagod na pagod ka, nangihina ka, parang nawawalan ka ng energy. O may tawag dyan eh, relationship addiction. So, laging kailangan ikaw pa nagpapabigay, ikaw na ang martyr, diba? So, mahirap yan. So, pag masyadong one-sided, nakakapagod, siguro kung kailan good mood ka, pwede ka magbigay ng tulong, pero minsan bad mood ka rin eh. At tumawag na naman tong kaibigan ko, ay may kailangan. Kaya nga pag may nang text sa akin,
kay Doc Lisa, tatanong agad, o ano kailangan? Lagi naman kailangan. Bihira lang yung walang kailangan. Sa 100 friends, pasalamat ka kung may isang matino. O, siguro mga, hindi naman isa, mga lima. Lima sa 100, pwede na. And number 8, na senyales na dapat stop mo na yung friendship mo. Itong number 8, tigil talaga agad. Alam mo ano itong number 8? Masamang tao siya. Okay? Kung talagang masamang tao siya, gumagawa siya ng illegal, marami siyang bisyo, wala siyang moralidad, walang tama o mali, bully siya, kahit sa ibang tao, ah, illegal siya sa iba, may bisyo, sa iba lang inaapi niya, trolling behavior, nanloloko, nag-i-scam, umiwas ka na. Oo, umiwas ka na dito. Kasi one day, ikaw na magiging biktima eh. Ayaw mo rin mahawa sa kanya. Hindi matinong tao. Diba? Kaya nga sabi ko, para maganda sa mental health, may isang tip ng para humaba ang buhay. Para humaba daw ang buhay, dapat yung mga kaibigan mo, puro supportive sa'yo. Yung grupo mo, actually kahit anong group yon, kung religious group, whatever group, basta yung grupo mo, supportive kayo sa community mo, yun ang mahaba ang buhay. Itong mga hindi mo kagrupo, iba ugali, umiwas ka na lang. Walang maitutulong sa'yo. Puro lang sama ng loob. Okay. Having said that, itong 8, paano mo naman e-end yung friendship, di ba? Hindi mo naman pwede i-text eh, sabi ni Doc Willie, away tayo. Hindi, wala tayong ganon. Ang gagawin mo lang, hindi ka lang magpapakita, iwas lang, di ba? Iwas na mag-initiate ng contact. Pero ang payo ko sa inyo, huwag mong aawayin. Do not burn bridges, okay? Huwag mo sabihin, salbahe ka kasi gano'n. Wala namang 100% eh. Malay mo, may pinagdadaanan siya, may mental problem siya, baka may stroke siya, kaya kung ano-ano naiisip niya. So, do not burn bridges. Huwag kang magsabi ng negatibo sa kanya. Huwag mo siya siraan, huwag mo siya chismisan. Iwas lang. Iwas ka lang. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang muna siya. Makikita mo naman anong mangyayari sa buhay niya eh. I'm sure, pag iwas mo, marami na siya ibang kaaway. Panoorin mo na lang, marami siya magiging kaaway. Okay? So, wag natin, never break up impulsively. Wag din biglaan. Diba? Uminit lang ulo mo. Diba? So, as much as possible, para sa akin, pagbigyan pa rin natin as much as possible. Sabi ko, laging nga palugi, isang beses, dalawang beses. Pero kung nakita na natin meron itong mga bad signs, talaga medyo iwas na tayo. Kasi walang contribution sa mental health mo, sa buhay mo, maiksi lang ang buhay, marami namang ibang tao dyan, para at least lumipat tayo doon sa mas matitino. Okay? So yung matitino, dapat pupunta lang sa matitino para dumami ang matitino dito sa bayan natin. Okay? Sana po nakatulong itong tips natin. 8 signs na dapat tigilan na ang friendship sa isang tao. God bless po. Share po natin.